Puro seafoods kami ngayon kasi alam mo na yung mga thunders malalakas ang mga uric acid kaya ito na muna ay. Wow! Isda na lang muna natin. Shoutout nga pala kay vlogger Jiggy Hernandez. At mga at kay Uyo Boy Anglers. Siyempre sa family ko. Sa grupo ng WW Widow with the Worst. Shoutout kayo. Ingat tayong lahat sa mga tropa sa Batang Kubo. COVID-19, sa Pake Ko Sa Iyo group, yan, sa family ko, sa mga kapatid ko, ingat po tayo lahat, lalong-lalo na sa mga anak ko. Kapag-anak po, siyempre, tropa, shoutout sa inyo lahat. So, ito. Medyo matagal-tagal na panahon na medyo hindi tayo napagala sa ganitong lugar. Ito yung surfing area. Nakikita yung mga alon, grabe. Hindi tayo mag-surf dyan kaso lang kami. Hindi kasi ang group namin, hindi kami surfing talaga. Ayan. So itong mga panahon, like summer, parang hindi ko na dito po dito sa Quezon. Malaking alon. Hindi po ito advisable sa mga bata na mag-swimming dito kasi medyo dahil sa alon. Pero itong area na to, nag-high tide, pwede sila dito. Nalang medyo very sharp yung mga bato dito. So, kailangan talaga magdubli ingat. Meron namang maliliit na isda. Mix. Nakalusot naman kami sa lugar na GCQ at dito ngayon meron kami yung pakay at legit naman yung paalam namin, so piniyagad kami. Same time ito nag naligo muna kami. Medyo high tide.
Ah, low tide na pa. Kanina dumating kami, high tide ngayon, medyo low tide na. Digo lang. Walang katao-tao, kundi kami lang. Kasi medyo bawal pa. Pero sumusunod naman kami sa protocols ng IETF. Siyempre, para maiwasan po natin ang natin ang ano, issue. Pinapakita ko lang kung ano yung kagandahan ng mga lugar na nandito ngayon. Na pwede nyo pasyalan sa susunod na maging okay ng lahat. Ano yan? Pugot? Yung mga isda. Hindi sila makalabas, pero pagka ano, pagka high tide, yung iba pag lumalaki na yun, naghanap sila ng way to go out para pumunta doon sa malalim. Kasi kung dito na sila, so, siyempre minimal lang yung mga food na nakukuha nila. Pagka ano, doon sila, naghanap sila ng para makikita ang bukas na. Okay, uwi na kami. Nag-enjoy na kami sa aming exploration again dito sa Real. Sa wakas, nakapasok din kasi meron kaming sadya at pumili ng isda. Kaya pinayagan kami dahil una-una siyempre kasi mamili ng isda at ibibenta rin namin. So, yun ang plano. Yun ang plano. So, yun, nag-enjoy naman. Ito yung cooler namin, puno na to. Yun. So on the way home na,
So see you, Tipolo, at about 3 to 4 hours.